Hello mga agibs, eto na naman tayo sa kwento ng aking buhay. Pagkagising ko nga pala ng alas 5 ng madaling araw at pagkagaya ko ng mga pagkain at gamit ng aking mister, natulog na uli ako. At pagising ko, nagkape kami ng mga bata, nag-almusal, at syempre bumili na din ako ng ulam namin para sa tanghalian. At ito, lulutuin ko nga pala ngayon ay sinigang na bangus. Dahil alas 9 naman na, maaga dapat talaga magluto kasi para pag dumating sila kuya galing trabaho, makakakain agad sila. At yung iba ko namang kapatid tsaka si mister, hindi na sila nauwi. Diretso kasi sila trabaho. At pinagdadala ko na lang sila ng pagkain para sa tanghalian. Masarap kasi na laging may sabaw para sa mga bata. Mas marami kasi yung nakakain nila. At ito, kahit anong dami mo talagang biniling gulay, talaga may iiwasan na merong nakatira. At ito ang isa sa gulay na favorite talaga ni Jamarna. Kontento na siya sa ulam na okra at sabaw. Nakakatuwa lang kasi yung dalawa kong baby talaga, mahilig sila sa gulay. Lahat ng gulay kinakain nila. Pera lang po yung ampalaya na mapait ang pagkaluto. At itong sitaw na ito, ito ang isa sa pinakatatakutan talaga ng mga may rayuma. At isa na dyan ang papaegay ko. Talaga namang iniiwasan niya yan, tsaka ang munggu. Dahil pag kumain siya niyan, magana ang kanyang paa, hindi na talaga siya makalakad. Si papaegay nga po pala ay aking stepfather. I miss you papa in heaven. At ito, ginayat ko na nga rin pala yung kamatis at sibuyas. Pagkatapos niyan, hinugasan ko nga pala uli yung isda kasi hinugasan ko na yan kanina. Nalimutan ko lang talaga i-video. At dahil maaga pa naman, nagsaing na nga pala muna ako. Hinugasan ko lang ng dalawang hugas, tapos isinalang ko na din siya. At pagkasalang ko, ayan, nagsampay na muna ako. Kasi syempre, kahit may ginagawa tayo, kailangan pa rin natin tulungan ng ating mama. Dito nga po pala kami nagsasampay sa paglabas lang ng aming bahay. Syempre, kapag marami kaming labahin, nakikisampay din kami dito sa kalapit bahay namin. At shoutout nga po pala dito sa mga batang ito. At ayan, kung bakit napakadaming labahin, bakit yung mga paniki pa ba ang aking na-video? At syempre, bilang anak, syempre kahit naman ginagawa tayo, nag-aalaga tayo ng bata, kailangan tulungan pa rin natin ang ating magulang. Huwag naman natin i-assa sa kanya lahat. Pare, tumatanda na sila, hindi na sila ganun kalakas kumpara sa atin. Napakaswerte ko talaga dahil nandyan lagi sa akin si mama para gabayan kami. Kahit meron na kami sari-sariling pamilya, nandyan siya at hindi kami iniiwanan. At pagkatapos ko nga pala, sinalang ko na din yung aming uulamin. Ako ng tubig, sibuyas, kamatis. At ayan, habang hinihintay ko yung kumulo, pinaliguan ko na nga pala yung mga bata. Multitasking ang kailangan para sa mga magulang. Naman yung sa trabaho ina-apply, syempre sa pagiging nanay. At syempre, kailangan i-manage mo din yung oras mo. Pagiging ina at sa pagiging vlogger. Show na all! At ayan, kumukulo na nga pala at nilagay ko na ang mga isda. Kalagay ko nga pala ng isda, tinakpan ko uli at hihintayin ko uli siyang kumulo bago ko ilalagay ang mga gulay. Yan lang, sabi ng aking ina, ilagay ko na din daw kasi nga meron kami mga gawa. Sabay-sabay din maluluto. Lagay ko nga, itinakpan ko na nga uli. Siyempre, nilagyan ko na nga pala yan ng patis kanina, pamtimpla. At ito na ang baby Alea na maliit. Napakataray. Siyempre, day off nga pala ngayon ni Mr. At ayun, busy-busy siya mag-cellphone. Siyempre, rest day niya. Kaya, diyan lang siya. Pahinga ka lang diyan, mahal ko, ha? Ano na, naluko ka na, nagsa-cellphone ka lang, naginanyan ka na. Sino kaya makakapag-convince sa kanya para lang magpagupit? Hay, nako. At ito ang aking mama, nagbabanlaw pa rin siya. Hiniintay ko nga pala na meron siyang matapos at isasampay ko uli siyempre. Sabi ko nga sa kanya, mama, pagod ka na. I love you. Ito, nagsasampay na nga pala uli ako. Dami-dami lang sinasampay ko. Nalimutan ko na yung niluluto ko at naabutan ko si mama. Yun. Tinikman niya kung matabang. Siyempre, matabang daw din nilagyan niya ng asin. Buti na lang talaga, nandyan si mama para lagi kaming alalayan. Ang tinimbla ko na, nilagyan ko na ng magic at saka ng nor. At pagkalagay ko, sinundukan ko na yung mga bata para lumamig ang kanilang pagkain. Yun lang! Thank you for watching! Sa susunod po uli, bye-bye!